Sa gitna ng quarantine, tuloy-tuloy pa rin ang animal emergencies na dinadala sa amin. Kahit na MECQ, hindi nagbago ang dami ng mga pasyente, ang mga kliyente na gustong pumunta dito. Ang analysis ko dyan, most of our clients are at home and mas na-obserbahan nila yung kanilang alaga. So now, naging new normal na namin yung bago pumasok, nakamask na kagad kami, and then ang aming gwardiya, chine-check yung temperature. Meron kaming automatic dispenser dito ng disinfectant. And then when we enter here, kailangan namin mag-register ng daily health question. So every day, ginagawa namin to. Ever since nagkaroon ng pandemic, nag-iba na dahil meron tayong mga protocols na ino-observe ngayon. No clients inside the vicinity. Kaya nag-set up kami ng mga upuan sa labas. Bago magsimula ang trabaho, tinitignan ko muna ang mga nakalistang pasyente ngayong araw. 4, 8, 4, 5, 5, 5, 5, 5. Una kong pasyente, si Mishca, na nahirapang maglakad dahil namamaga ang tiyan. She's an 8-year-old husky. Sinasabing meron siyang splenic tumor. And dito, nung sinave siya, very obvious na may bukol dito sa abdomen. Ayan, oh, ang laki ng tumor niya. Here is a very obvious splenic tumor, 10.53 cm. So, splenic tumors is quite common in dogs. Tumutubo yan, pwedeng dahil prone sila sa mga blood parasites. Para sa akin, I describe this tumor like a ticking time bomb. Simpleng paghiga ni Mishca, pwedeng pumutok ito. Pag nagkaroon ng pagputok yan sa loob ng abdomen niya, tuloy-tuloy na magbi-bleed yan. It becomes an emergency. Kailangan kong makausap yung may-ari and i-explain sa kanya, no? Hi, ma'am. I'm calling you. Hi, Christopher. Itong condition ni Mishca is a very common case for us. Pag umabot sa stage ng ganito, naghihintay ka lang ng pagkakataon na pumutok yung spleen niya. Ang pinaka-advice ko talaga is to have it taken out. Yung kanyang red blood cells, unti-unti nang bumababa. Now, the sooner, the better. So now, we just have to wait their decision kung itutuloy ba yung surgery today or they will have to reschedule it. Habang hinihintay namin ang desisyon ng pamilya ni Mishca, tinignan ko muna ang iba ko pang pasyente. So, ito si Mushu, katulad ni Mishca, merong nakitang tumor sa spleen. So, 10 years old ito. This is a Yorkshire Terrier. Same thing, the owners very worried about their dog because surgery ang kailangan na procedure. Ayan, oh. Yung bilog na yan. Sa unang pagtutok ko pa lang ng probe ng ultrasound, you can see already that the spleen has a tumor. Matapos kong tawagan ang pamilya ni Mushu at ipaliwanag sa kanila ang lagay ng kanilang alaga, pumayag silang operahan ito. Pwedeng genetic o namamana ang sakit ni Mushu, pero pwede ring dala ng impurity sa dugo na sinasala ng spleen. Pero na mabuksan ang tiyan ni Mushu. Grabe. Pumutok na yung splenic tumor. Pumutok na pala sa loob ang splenic tumor ni Mushu. Mabuti na lang at nadala siya agad para maoperahan. Kung hindi, pwede niya itong ikamatay. Medyo complicated yung case ni Mushu dahil yung tumor niya sa spleen, kumalat na, kumapit na dun sa left kidney niya. So natagalan kami na tanggalin yung mga part of the tumor. Natapos natin yung surgery and mukhang stable naman itong si Mushu.
matatandang aso ang madalas tinatamaan nito. Para maiwasan ang ganitong klase ng sakit, dapat hindi makapitan ng garapata ang ating mga aso. Sila kasi ang nagdadala ng sakit o dumi sa dugo ng ating alaga. Binalikan ko ulit si Mishca na nahirapang maglakad dahil namamaga ang tiyan. She's an 8-year-old husky. Sinasabing meron siyang splenic tumor. And dito, nung sinave siya, very obvious na may bukol dito sa abdomen. Ayan, no? Ang laki ng tumor niya. Nagbigay ako ng plano kung paano namin i-approach itong surgery nito. Knowing that itong si Mishca is medyo anemic na, so nag-plan kami ng blood transfusion. So ito na yung talagang pinagtiyagaan ng may-ari na hintayin the whole day. Ano? Talagang kita mo very attached siya. We're expecting this one to be a little bit bloody. Pagbukas namin, yung incision na ginawa ko, parang hindi pa pala enough. So, I had to open up more. And nung lumabas yung tumor, nagulat kami sa laki. Laki. Parang iba yung itsura niya, no? Parang hindi typical spleen. Okay, so, successfully natanggal namin itong tumor na ito. Halos kasi laki ng mukha ko. Kailangan tignan kung apektado na ang iba pang organ sa katawan ni Mishca. This is the time that you can explore inside para malaman kung meron bang metastasis o yung pagkalat ng tumor sa loob ng kanyang katawan. Kaya nakita namin na kumalat na pala siya sa atay. We had to close this big incision and our patient so seems to be stable. Bukod sa splenic tumor, meron pala siyang liver tumor din. So that's going to be a bad news for the family. No? So ito yung tumor na nakuha natin. Ano? Ang ligat niya. Siguro pwede natin kiluhin ito sa labas. Two kilos yung growth na natanggal namin. Kini siya. And kakausapin ko na yung may-ari to tell them what we took out from Mishca. Ipinaalam ko sa pamilya ni Mishca ang lagay ng kanyang liver o atay. Kahit successful ang spleen operation ni Mishca, under monitoring pa rin siya dahil critical ang condition ng kanyang liver. At the end of the day, when you see our patient, when they wake up, you call the owners and tell them na nagising na yung aso nila. And when they thank you so much, you know, yun yung magpapaalis ng pagod sa ginawa mo sa buong araw. You know? Dahil sa tagumpay ng operasyon, nakauwi na sa kanilang pamilya si Mushu. 6 na araw matapos maoperahan si Mishca, dinala ulit ito sa klinik dahil sa panghihina. Pumutok na ang kanyang atay at kumalat din ang tumor. At tuluyan ang binawian ng buhay si Mishca. Maswerte ang gaya nila Mushu dahil sa pagmamahal at pag-aalaga ng kanilang pamilya. Dapat ding hangaan ang pamilya ni Mishca na hindi sumuko para masagip ang kanilang alaga. Merong day-to-day threats pa rin sa mga alaga nating animals. You know, just like in humans, sari-saring mga sakit ang pwedeng dumapo sa kanila. Kaya importanteng maging responsableng pet owner tayo at ituring silang parte ng ating pamilya. Thank you mga kapuso for watching this video. If you like this video, subscribe to GMA Public Affairs official YouTube channel. And don't forget to click the button below.